revolutionary government. Tapos ako ang sinasabi na wala akong pakialam niyan, wala akong kilala ng mga tao na yan, at hindi ko yan trabaho. At ito naman kay Lenny, that in her ending statement, say that kung hindi ko daw gawin ng gobyerno, gagawin ng tao. Well, sa panahon itong pandemic, medyo desperado ang mga tao. Tapos nagdagan ninyo ng mga ganon, na wala naman kayong base, sana may ipakita kayo. Please do not add fuel to the fire. You will just destroy government. Huwag ninyong sirain ang gobyerno, kasi masisira ang tao. Pag nasisira ang gobyerno, lulutang tayo lahat. Baske na sabihin ba ninyo mamatay ako bukas, it cannot solve the problem of the country. Si Ms. Sara Balabacan was something sort of a celebrity when she survived a death sentence, kumbaga, for fighting off an attacker who intended to rape her or had actually raped her. Nakauwi siya dito, and because of her prominent status, kumbaga, she was a sensation, a media sensation, and sort of a celebrity. So maraming nagka-interest sa kanya at saka sa kanyang buhay. In fact, a movie was made about her life. Marami pong nasulat tungkol sa kanya. Recently, meron siyang revelation that the father of her child is a prominent broadcaster. Katulad po ng kanina sa karambola, hindi ko na po siya papangalanan dahil alam naman din po ng lahat. So, wag lang natin masyado siyang kalkalin for now. But Ms. Balabagan did identify... Ay, sige na nga, pangalanan naman natin. Kasi pinangalanan naman ni Ms. Balabagan. Ms. Balabagan said that the father of her child is Mr. Arnold Clavio, a prominent broadcaster who had interviewed her. Ngayon, maraming nagsasabi na may issue dito considering her young age at the time. She says that the father of her eldest child. Ngayon, assuming that Ms. Balabagan was underage at the time, and she does say that she was very impressionable, madali mabola, well, in her own words, impressionable siya, and she doesn't want to make, to make excuses for herself. Ayaw niyang sabihin na wala siyang kasalanan. But she says that, so she identified that. Ngayon, ang tanong is, if she was 17 at the time, may kaso ba? Well, yes, of course, kasi papatak siya sa Republic Act 7610 na nag-identify na children ang below 18 for purposes of the law. So, pwedeng i-consider na child abuse kasi may sexual intercourse with somebody below 18. And the person who did so was an adult. So, dito... mas mababa yung penalty niyan kaysa statutory statutory rape. Ang statutory rape po ay pagka 12 years old. So, malaking if yan ha. So, if she was 17 at the time of the conception, then yes, there might be a possible case. Pero ano yung mga challenges dito? Ang isang challenge ay si Ms. Balabagan herself has never alleged that. She could have filed the complaint as soon as she turned 21 or as soon as she was no longer a minor, pero hindi po niya ginagawa. And even to this date, even during her revelation, she does not make an allegation of a crime. Okay? However, if she was indeed 17 at the time, then she can, if she wants to, still file a case. Can the state file a case? Well, yes, kasi pagdating po sa mga ganito, child abuse, the state can defend the person even if the person herself does not allege the crime.
kasi public crime yan, so it's people of the Philippines, and a law enforcement can actually file the cases. But in her case kasi, hindi malinaw sa akin what age she was at the time of the conception. So, if she was 17, then may issue ng child abuse, not necessarily rape, di pa tayo sure, but because it's under Republic Act 7610, and she was 17, if she was 17 years old at the time. If she wasn't, and they were both consenting adults, then it's not an issue except possibly an issue as to character. But kung consenting adults naman, sino ba tayo para magtanong? Pero yan lang po yung nililinaw natin na issue. So malaking if yung tanong na how old was she at the time of the conception. If she was 18 or over 18, kahit 1 minute over 18, edi wala naman tayong issue with 2 consenting adults. Except kung meron sa kanilang married, no? So, kung married si Mr. Clavio, then this is an issue that his spouse can take up. Pwede siyang kasuhan ng spouse niya, pero for what? Hindi naman po niya binahay. Kasi dito sa Pilipinas, na alam natin na ang batas, hindi po equal between men and women. So, pagka ang babae, she is married, at saka merong conditions na maaaring i-consider that she had intercourse with somebody else. Halimbawa, nag-overnight in the same room with a guy, that's enough to create a presumption na nag-commit ng adultery ang babae. Pero ang concubinage na para sa lalaki, kailangan sex under scandalous circumstances, kailangan binahay sa conjugal home, or nagbinahay niya somewhere else. So, ang tindi ng mga, hindi yung mere sexual intercourse with somebody who is not your spouse doesn't automatically equate to concubinage. So, possibly that is another lesson that we can take from this one. Papaalala lang natin na on the books, sa ating revised penal code, hindi pa rin po patas ang babae at lalaki. So, pero in this case then, with Mr. Clavio, then if ever this is an issue, only his wife can take that up as an issue. So, ulitin ko po, significant kung sasabihin natin na may krimen na nangyari, significant yung age ni Miss Balabagan at the time of the conception. Kung over 18 na po siya, then it becomes now an issue of something between consenting adults. Pero kung hindi, well then, that's a crime. On the other hand, if Mr. Clavio is married, baka rin pong walang concubinage unless mapatunayan that there was sex under scandalous circumstances or binahay yung babae either sa conjugal home or somewhere else. So, papaalala ko lang, i-underscore ko uli na hindi po pantay ang babae at lalaki pagdating sa infidelity. Pag babae po, the mere suspicion or being spending overnight in the same room as a guy already creates a significant suspicion of adultery. Whereas ang lalaki, kailangan scandalous circumstances. Kailangan binahay. So, hindi ganun kadali pagka lalaki ang kinakasuhan for infidelity within the bounds of marriage. Tinanong ni Glenn Avengosa, di ba pinaparusahan at kinukulong ang pedophile? Ang tanong nga dito is kung ano yung age ni Miss Balabagan at the time of the conception. So, if she was under 18, then maaari. But is he considered a pedophile? May very specific kasi. Wala po kasi sa ating batas yung definition ng pedophile, at least not under RA 7610. Pero usually, ang idea ng pedophilia is that this is a child. Child usually 12 and below para i-consider. And pedophilia is a term for adults who want to have intercourse with very young children. So, kasi at 17, masyadong malapit na to the age of consent yun eh. Let me see, iba ninyong questions. Sabi ni
ni Lianos Mark Dominic, understandable na di patas yung law kasi pagbaba ay nabuntis ng iba, she introduces a seed not of the parents into the family as compared to men kasi most likely di naman pinapasok yung offspring from another woman into the family. Ang sinatabi ni Mr. Dominic ay yung tinatawag natin na introducing spurious children into the marriage. In the age of DNA evidence po, hindi na din po siya hindi na po din siya applicable. At saka, hindi, kumbaga, there are means now of determining paternity and filiation. So, in the age of technology, and masyadong imbalanced eh. Ang laki, can you imagine na paglalaki found guilty of concubinage, yung babae, destiero lang, at yung lalaki, ano ba yung penalty niya? Halos wala. Pero pag babae, adultery, then ang laki ang tanggal ng prison term niya. It's still not equal, kahit sabihin niyo pa na there's a possibility of introducing spurious children into the marriage.